Satik! Satik! Ayawa! Yan, napakainit ngayon guys. At humid siya ngayon. Medyo malagkit oh. Grabe ang lagkit ngayon guys. Ganito po yung weather dito sa Puit guys. Pag paparating na yung September kasi yun, nag-aagaw na yung init at saka yung lamig. Kaya, pero ito yung nakakahinog ng dates raw. Ayan guys, ngayon ay maglakad-lakad na lang kami. Ayan, kami dalawa ni Mrs. ngayon guys kasi ito lang naman talaga yung time namin para mag-date. Wow! You know what I mean? So, kasi busy kami sa trabaho. At actually guys, ang reason talaga na maglakad-lakad kami ngayon ay exercise. So ayan mga kaibigan, ngayon ay pupunta kami dun sa city center ay magbili lang kami ng toothpaste. Kasi yung toothpaste na binili namin ay pangit pala. Instead na mag-toothbrush ka para babango yung hininga mo, eh ang ibubuga mo na ay parang tae. Kaya parang na-scam tayo nito. So dito guys, dito sa daan na to, almost 12 years akong dumadaan-daan dito guys. Yung trabaho ko dati ay hindi ako kinukuha sa bahay namin. Kaya kailangan kong maglakad muna dito tapos doon lang ako maghintay sa kalsada. At dito guys, pag mag-vlog ka dito, yan, huwag mo itutok sa mga Arabo or Araba kasi napakasilan sa camera. Kaya akala nila na ano, binibidyo mo sila pero yung hindi pala yung nakakala nila tapos pagalitan ka. Kaya dito pag magbablog tayo dito, talagang ingat na ingat tayo na walang tao. Yan guys, itong building na yan, yan o. Itong building na yan na malaki yung ano, napakalaki niyan. Tapos ano, mga almost siguro 10 years. Itong building diba? Na yan napakalaki. Diba? Napakalaking building yan. Yan. Kasi simula nakarating ako dito sa Kuwait guys, nakikita ko yan. Ganyan na yan. Ang tagal nag-operate sila. Tapos yung ano, hanggang mga 2000, siguro 2020 na yan nag-operate. Kaya ano, medyo high-tech siguro yan. Kasi hospital kasi yan eh. So pag-uusapan natin ngayon guys, yung buhay dito ngayon. Kung hindi nyo kayang iwasan eh, wag na lang kayong pumunta dito. So ayan guys, ito yung mall dito malapit sa bahay namin. So masarap dito mag pabugnaw-bugnaw ba. Hello guys, what is up sa atin dyan? Yan, at nakarating na tayo dito sa bahay. At tapos na kaming namili ng toothpaste at toothbrush. Ayan. Baka siguro, yun lang siguro yung problema siguro guys. Baka kulang lang siguro sa toothbrush kaya amoy tae, di ba? So ayan, nandito na naman ako mga kaibigan para patuloy natin yung ating topic kanina mga kaibigan. Yung na-open ko na topic kanina. Na bago kayo pupunta dito mga kaibigan, ito mga bagay na dapat nating iwasan para iwas problema tayo dito sa bansang Kuwait mga kaibigan. Unang-una mga kaibigan, ang unang bawal na pag-usapan natin ngayon ay baboy. Ang baboy mga kaibigan, alam naman natin, ang Muslim ay bawal sila sa baboy. So, ang Kuwait ay Muslim country. So, ang baboy po ay hindi allow dito mga kaibigan. So, pag mahuli ka dito na nagbibinta, I don't think so na okay ka. Sigurado mga kaibigan, magka-problema ka talaga niyan. Kasi, bawal dito sa Kuwait yung baboy. So, ang pangalawa naman mga kaibigan, yung pangalawa naman ng ating pag-usapan ngayon, ang pangalawa ay alcohol. So, yan na naman ang bawal dito mga kaibigan. At kung lasinggiro ka dyan sa Pilipinas, sigurado dito mga kaibigan, mawala yan mga kaibigan. Siguro meron din kayong mga pagtatagal kayo dito, meron mga kaibigan nyo na, meron pa rin kasi mga kaibigan na homemade na alcohol dito. Pero hindi katulad dyan sa Pilipinas na Red Horse, Tanduay, lahat mga kaibigan nandyan. Pero dito,
iba yung alcohol dito. Pero nakakalasing pa rin. Pero bawal pa rin yan, mga kaibigan. Pag nahuli ka, mga kaibigan, sigurado deport or kulong muna. Kulong muna bago deport. So, yan ang consequences pag nahuli ka dito, mga kaibigan. So, ang pangatlo naman, mga kaibigan, ang bawal dito ay ang pagsusugal. At kung mahilig ka magsugal dyan sa Pilipinas, magsabong, magbaraha, gambling machine, dito, mga kaibigan, hindi mo yan magagawa. Kasi bawal yan dito. Pag sigurado, pag nahuli kayo, pag nagsusugal kayo, mga kaibigan, dampot kayo kaagad. At saka, sigurado ako, may problema talaga. May problema, problema talaga, mga kaibigan. Kasi siguro, pwede ka i-deport or anong gusto nilang gawin sa'yo, ikulong muna. Basta, may mga malaking problema pag nahuhuli ka sa ganyan, mga kaibigan. So, ang pang-apat, mga kaibigan, na bawal dito ay pornography, mga kaibigan, yung bawal dito. Kasi hindi allow sa Kuwait yung mga pornography dito, mga kaibigan. Pero, ayan, pag meron naman talagang pag gusto naman talaga, mga kaibigan, may paraan naman talaga, mga kaibigan. Pero, yung pornography dito, mga kaibigan, ay bawal. At pag na-detect ka sa ministry dito, mga kaibigan, na nag-open-open ka ng pornography, may multa ka. At hindi ko pa alam kung makukulong ka pa niyan, mga kaibigan. Kaya, pagdating mo dito, mga kaibigan, yan, iwasan mo muna yung pag-open ng mga hindi kakilala-kilalang mga website na baka ma-detect ka sa ministry, mga kaibigan, kasi naka-monitor yan kasi, mga kaibigan, dito. Iyan ang mga bagay na mga bawal dito sa Kuwait, mga kaibigan. At meron pa tayong additional na bawal din, mga kaibigan. Yan lahat ng mga sinasabi ko, mga kaibigan, i-take note nyo lang para pagdating nyo dito, mga kaibigan, alam nyo kung anong mga bagay na bawal dito sa Kuwait. So, ang panglima nga pala ay droga. Yan ang pinakabawal dito, mga pare. Droga. Yan, droga. Kahit sa Pilipinas, droga. Huwag mo akong subukan. Ganon, di ba? Ang droga dito, mga kaibigan, ay pag nahulihan ka dito ng droga, mga kaibigan, sigurado, kulong ka mga ilang taon, tapos i-deport ka. Or hindi ko alam kung i-deport ka ba or habang buhay kang ikukulong dito, mga kaibigan. At saka alam nyo ba kung anong mga anong kaparusahan dito, mga kaibigan? Pag nasintensyahan ka dito, mga kaibigan, ay kulatado ka, mga kaibigan, at latigo, mga kaibigan. So walang pakialam na mga tao sa dito, mga kaibigan, kasi sentensyado ka na. Yan, araw-araw latigo. Pag gusto mo yan, maranasan, mga kaibigan, itong mga bagay na mga sinasabi ko, yan, gawin mo. Pag gusto mo yan, yan, it's your choice, mga kaibigan. At meron pa tayong additional na bawal nga pala, ang love kiss nga pala, mga kaibigan, bawal din yan dito. Ibig sabihin ng love kiss ay yung babae at lalaki na hindi pa kasal, yan, magli-live-in. Tapos, pag nakita ng pulis yan, na wala kang papel na ibibigay sa kanila, mapapakita sa kanila, boom! Patay ka na naman, mga kaibigan. Problema na naman yan. At yan, kung mahilig ka sa babae dito, mga kaibigan, yan, kita-kita na lang kayo, mga kaibigan, tapos huwag na lang kayong mag-live-in. Yan, ang gagawin nyo. So yan, mga kaibigan, ito yung mga bagay na mga bawal dito sa Kuwait. At kung meron naman akong na-miss, mga kaibigan, na hindi ko nabanggit dito, comment down below para alam natin lahat, mga kaibigan. So ayan, maraming salamat sa inyo, mga kaibigan. So hanggang dito na lang yung vlog natin, na I hope na nakatulong tong video na to. At kung interesado ko sa aking mga video, mga kaibigan, about dito sa Kuwait, yung buhay dito sa Kuwait, yung mga pagkain dito sa Kuwait, yung lugar dito sa Kuwait, mga kaibigan, please subscribe at comment down below para manotify sa mga bagong video natin. So maraming salamat sa inyong lahat sa pagsuporta sa aking video. Peace out!